Gusto ko lang po sanang i-share itong nakakatuwang experience ko. Gusto ko po kasing malaman kung ako lang ba ang tanging nakakaranas nito. Itago niyo po ako sa pangalang Jay. May boyfriend po ako ngayon. At itago natin siya sa pangalang P. Nagkakilala kami sa trabaho. Crush ko siya noon. Eh, malakas ang kamandag ni atin yung girl. So nakuha ko siya. Lalo kaming naging close dahil sa isang birthday party ng isa naming katrabaho. Invited siya at invited din ako. Siyempre, kainan, inuman, kantahan. At nung lumalim na ang gabi, iilan na lang kaming natira. Pito. Pito kaming natira. Tapos yung apat sa amin, magjujowa. So tatlo lang kaming walang mga jowang kasama. Eh kasama na dun, si P. Yung isa naman, may asawa't anak na hindi lang kasama yung asawa. So, nakaisip yung kasama namin na yun na maglaro ng partner-partner. At dahil magjojowa nga yung mga kasama namin, edi, syempre no choice kami. Kundi, maging mag-partner ni P. Actually, kahit may choice naman siya at may choice ako, siya pa rin naman yung pipiliin ko. At alam ko, ako pa rin naman yung pipiliin niya. So bato-bato pick lang naman yun. Kung sino yung talo, siya yung gagawa ng consequence. Example, ikis mo siya sa itlog. Ganyan. Pero walang ganon. Puro maayos naman yung pinapagawa nila. At may consequence si pinahawakan ng kamay ko for 30 minutes. At alam niyo bang hindi na niya binitawan yung kamay ko? Grabe, kilig much. Feeling ko hindi ako namumula nun dahil sa alak, kundi dahil sa kilig. So yun, inabot kami ng alas 6 ng umaga. Puro na kami lasing. Tapos hinatid ako ni P hanggang sa lugar namin. Gusto niya sanang pumasok sa barangay namin, kaya lang sabi ko wag na dahil baka malito siya pabalik at maligaw. Kaya hanggang sa babaan na lang niya ako ibinaba. Tapos umuwi na siya. Simula nun, palagi na kami nag-uusap sa chat at text. Nagtatawagan na rin kami at nagsasabay na kaming pumasok at umuwi. To make the long story short, naging mag-MU kami. Alam nyo na, malabong ugnayan. Until one day, naging kami na walang ligaw-ligaw. Kami agad. After 1.5 months, naging official na kami. So, mag-endo na ako nun sa pinagtatrabahuan ko. Naganap na ako ng ibang trabaho. Nakahanap naman ako. Then November 1, araw ng patay, umuwi yung mga kasama ko sa bahay sa probinsya nila kasi nga holiday break, 3 days sila doon. Ako yung naiwan. Walang natira sa bahay, mag-isa lang ako. Kaya tinext ko si P na kung pwede sa bahay na siya matulog kasi natatakot ako ng walang kasama. Pumayag naman siya. Sabi niya, after niyang dumalaw sa kapatid niya sa sementeryo, e pupunta na siya. So pag uwi ko, sinalubong na niya ako at sabay kaming pumunta sa amin habang nakasakay sa jeep kung ano-ano ng malilikot na bagay ang pumapasok sa isip ko. Medyo naughty, alam niyo na. Since hindi naman siya yung una ko, handa naman ako sa pwedeng mangyari. At nung nasa bahay na pahinga onte, rekta banyo agad ako. Alam niyo, ginawa ko, wash-wash, yes, wash-wash para if ever. After nun, paglabas ko ng banyo, nakahiga na siya. Tulog na! Tulog na! Medyo nakainom kasi siya kasi galing siya dun sa tito niya. Napatagay. Ay, pero ang ginawa ko, nagsuot pa rin ako ng short na manipis at maiksi. Malaking t-shirt. Bahagya akong tumabi sa kanya. Tiningnan ko. Ay, tulog na talaga? Kainis? Matutulog na sana ako kaso hindi ako makatulog. Para bang may gusto pa akong gawin. At alam nyo na kung ano yon. Gusto ko talagang may mangyari. Kaya ang ginawa ko, naglikot-likot-likot ako. Gumalaw ako ng gumalaw, binanggabang ako siya para magising. At ayun, successful ang plano. Nagising siya. Sabi niya, ay, nakatulog na pala ako. Sorry. Tapos sabi ko, okay lang. At humarap siya sa akin. Niyakap niya ako. Sabi niya, good night. Good night, Nick. Kaya sabi ko, uy, hindi ako makatulog. Tinignan niya lang ako. At ako naman,
Hinalikan ko na siya. Ako na ang nag-first move. Lumaban naman siya. Maya-maya pa. Alam niyo na, nagkapatungan na. So, sarap sa feeling. Woo, yeah! Pisil-pisil doon, alik-alik doon. Hanggang sa dumating na siya sa aking binibining marikit. Woohoo! Nasambit ko ang Andrew, sige pa. TikTok pa more. TikTok pa more. At ayun, pagtapos niya sa akin binibining marikit, ako naman ang pumaibabaw. Habang hinalikan ko siya, binaba ko ng bahagya yung kamay ko. At dun ko na kinapa si Jun. Kaya lang nagtaka ako. Bakit parang wala akong makapa? Binuksan ko yung zipper. Tapos, nashock ako. Kasi tinanggal ko na't lahat-lahat. Ay, nakita ko ang cute. Maliit si Junjun talaga, junior pa. Tapos, hindi, alam nyo na yun, hindi nagiging strong, hindi nagiging palaban. Sabi ko sa kanya, bakit hindi palaban? Sabi niya, hindi rin daw niya alam. Sabi ko, baka kulang lang sa ano. Kaya ginalingan ko, nilaro ko muna. Umarating parang naglolipop si ate mong girl. Ilang minuto nang lumipas, ayaw pa rin. Takte, sinubukan ko ulit umibabaw. Pinasok na sa binibining marikit. Yugyog, putik, ayan na. Ay, malambot pa rin talaga anak ng tinapa. Hiningal-hingal na ako, napagod lang ako. Pati si Junjun tulog pa rin. Nagdadalamhati ata. Siguro dahil araw ng patay, kaya malungkot, ayaw magalit, ayaw maging strong, ayaw maging palaban. Ang sabi ng boyfriend ko, baka raw kasi dahil sa lasing siya, or naninibago kasi 2 taon na siyang walang tsuktsak tennis tuluang to getch. Kaya yun, ending natulog na lang kami. At nung mga sumunod na araw, sinubukan ulit namin. And oh, so yes, naging success na. Nabuhay na si Junjun, malakas na siya, strong na alive, hindi na siya malungkot. So, update ngayon tuwing nagkikita kami ni boyfriend, kahit wala naman akong ginagawa, buhay na buhay si Junjun. Masayang-masaya na si Junjun. Basta makita lang ako. Ganun pala yun, no? Parang nangingilala lang, no? Parang pet nangangamuhan. That's all po. Thank you.